Hi mga kamangluluto, magluluto tayo ng version ko ng pansit canton. Ito ang ating mga ingredients or ang ating mga sangkap. Atay ng manok, baboy, oyster sauce. Ginamit ko ay pechay at ang repolyo. And then, bawang sibuyas. Unahin muna natin ang ating karne, ang ating baboy. Palabasin muna natin ang mantika ng ating baboy. Halagang 80 pesos lang na baboy ang ginamit ko kasi kalahating kilong pansit canton lang ang ating lulutuin. Ayan, medyo nagbabrown na siya. Maya-maya magmamantika na yan. Hayaan na muna natin siyang magmantika. Ito nga pala ang ating gamit na pansit canton. Kalahating kilo lang ito ang binibili ko, yung premium. Ito kasi yung masarap. Balikan natin ang ating baboy. Ayan na siya, nagmamantika na siya. Ngayon, itabi muna natin siya para tayo makapag-isa. Ilagay na natin ang ating sibuyas at ang bawang. Pwede natin siyang pagsabayin. Ayan. Haluin lang na natin ang halo. Ayan. Gisa-gisahin lang natin ang ating sibuyas at ang ating bawang. Ayan, medyo luto na sila. Pagsamahin na natin ang baboy at ang ating mga ang ating rekado. Ilagay na rin natin ang atay ng manok. Pwede rin manok ang ating ihalo. Pwedeng atay ng manok or pwedeng yung manok. Pwede. Depende na rin sa inyo. Ako ang pinaghalo ko ay yung baboy at yung atay ng manok. Kasi yun yung available at yun yung nabili ko. Yan. Haluin lang natin sila ng haluin. Total, mabilis naman silang maluto. Mas malasa rin kasi ang atay ng manok. Lagay na natin yung ating oyster. Yung maliit lang na oyster sauce ang ating bilhin. Pwede na yon. Sapat na siya. Haluin lang natin mabuti pagkalagay ng oyster sauce. Then, lagyan natin ng black pepper. Yung powder na black pepper, pwede siya. Lagyan natin ng tubig. Yung tubig na ilagay ko ay, bale, 500 ml. Natin yung ating powder seasoning. Yan, kumukulo na siya, ilagay na natin yung gulay. Yan.
Ayan. Yung gulay, depende po sa inyo kung gusto nyo repolyo, kung gusto nyo pechay, okay lang. Yung available ko kasi pechay at saka repolyo, mas masarap yung maraming gulay siya. Kaya nilagyan ko siya ng parehas, pechay at repolyo. Yung iba, nilalagyan ng carrots, nilalagyan ng beans, pwede rin. Ayan, medyo durugin muna natin yung ating pancit canton. Kasi para kumasya sa ating wok pan. Kalahating kilo lang yung binili ko. Yan, and then isama na natin siya para hindi masyadong malutong-maluto yung ating gulay. Yan. Ang pagluluto naman ng pancit canton ay sandali lang kasi mainitan lang to or mabasa lang na mainit na tubig, mabilis na siyang maluto. 3 to 4 minutes luto na siya kapag itinambog mo. Ngayon, kung medyo kulang kayo sa alat, pwedeng dagdagan ng patis. Kasi sa huli ko na siya nilalagyan ng pampalasa kasi merong pansit canton na minsan maalat na siya. Yan, haluhaluin mo lang siya. Dinagdagan ko nga pala ito ng may available akong hipon. Nilagyan ko ng hipon. Yung hindi naman kalakihan. Optional lang naman kung gusto nyo. Kung meron kayong available. Yung iba ang ginagamit atay ng baboy. Pwede rin yun. Masarap din siya. Yan o. Nabasa na siya lahat ng tubig. Kaya maya maya lang luto na yan. Napakabilis niyan lutuin. Tingnan nyo yung gulay natin, hindi siya masyadong lutong-luto. Mas masarap kasi yung medyo half-cooked na gulay. Yan. Lagyan natin siya ng ilang pirasong hipon para mas malasa. Yan, mga 1 to 2 minutes, pwede na natin siyang hanguin. Nilagyan ko rin pala siya ng green onion. Optional lang naman yan. Kung gusto nyo may green onion, okay lang. Kung wala, okay lang din. Napakabango. Yan. Ang sarap. Nilagyan ko ng konting patis. Yan, mga 1 tablespoon siguro patis lang yan. Maya-maya, pwede na natin siyang hanguin at ihain. Paano? Thank you for watching, guys. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you!